ano, sa araw nakikita ko, nakikita ko na yung nanay ko, tinutuwala ako. Pero tandaan niyo po, mahal ko sa'yo. Ang gawa ko ito para sa akin. Muling nagbigay ng update si Dr. Willie Ong hinggil sa kalagayan ng kanyang kalusugan, ngayong araw ng Biyernes, Setyembre 20, ibinahagi ni Doc Willie sa kanyang latest upload ang pinagdaraan ng chemotherapy sa sakit na cancer. Ani Doc Willie gusto pa niyang mabuhay, gayunman dahil na rin sa mapanganib na sarcoma cancer na dumapo sa kanya, ay aminado siyang malabo nang madugtungan pa ang kanyang buhay. Aniya nasa 10% na lang ang chance na mabubuhay pa siya. Pero naniniwala pa rin si Doc Willie na miracle can happen. At kapag nabigyan pa siya ng pagkakataon, nais daw ni Doc Willie na dalhin ang mga teknolohiya ng Singapore sa larangan ng medisina at ang paraan nila sa pagpapagaling ng mga may sakit dito sa ating bansa nang lalo pang makatulong sa mga kababayang Pilipino. Muling humingi si Doc Willie na tulungan siyang ipagdasal na madugtungan pa ang kanyang buhay ng lahat ng mga nagmamahal sa kanya. Nagbigay rin siya ng lakas ng loob sa may katulad niyang may matinding pinagdaraanan sa buhay. Samahan mo lang ng pananampalataya ang lahat ng inaasam mo, dahil kapag may hiningi ka sa Panginoon, umasa kang mapapasa iyo iyon. May the light of God surround you. May the power of God protect you. May the presence of God watch over you. Magandang araw po, kaibigan. Doc Willie po to. Kwento ko lang po sa inyo nangyari ngayon sa akin. Anong araw na ngayon? September 11, Wednesday. September 11, 9 p.m. Kaninong umaga, nabigyan po ako ng isa pang chemotherapy. Ang pangalan po niya ay Avastin. Maganda po siya. At trabaho po niya ay pinapaliit niya yung blood supply ng cancer. Yung 16 cm sarcoma na nasa tiyan ko. So parang ginugutom nila yung sarcoma. So ang problema lang, may side effect yung gamot. Kanina, nagtae ako. Masakit ang ulo, tiis. Pero ang problema, yung fever. Umabot mga 38.5. Pero grabe po yung chills. Yung chills kasi parang katapusan mo na yung chills. Apat na blanket na chills pa rin. Isa din nangyari sa akin, nag-umpisa po ako at 75 kilos. Ngayon ay palagay ko 66 kilos na lang ako. Kasi puro extravascular space of water. Ibig sabihin, yung tubig wala sa loob ng blood vessel, nasa paa, nasa hita ng glass. So kahapon, 4 litrong tubig na nilabas ko. Ngayon, 3 litro. Bawas na manas ko dito, bawas na manas ko sa tiyan, maliit na yung bukol, bawas na yung manas ko sa hita, sa paa. Ngayon, ang manas ko na lang nasa paa at ankle. Ang problema pala, pag tinanggal mo lahat yung manas, tira na lang sa'yo butot balat. So, pag butot balat ka, sobrang lamig. Sobrang lamig. Bakit kung yun ang gawa ito, gusto ko po mabuhay. Maswerte po ako. Nakapunta po ako dito sa Singapore. Pero lagi po ako nag-guilty. Kasi ayoko, ako lang meron. Hindi ako papayag, ako lang meron. Siyang tingin ko pa lang sa bilis ng gamutan nila. Ang bilis speed, ang coordination, ang bilis. Grabe. Sa araw, pipilit ko idala yung bilis na to sa ating bansa. Pero hindi daw madali. Hindi daw makukuha ng 1 taon, 5 taon, 10 taon. Aabutin daw tayo ng 50 taon, 50 years. Bakit 50 years? Kasi daw dapat mag-umpisa sa baby. Baby pa lang, papagalingin mo na. Baby pa lang, malusog na. 5-year-old, libre na pagkain, bangun na. Grade school, high school, dapat lahat libre. College lahat libre.
para pag lihat, makakakuha tayo sa 1. Palagay natin, 50 million nag-aaral na libre. Maraming tayong genius. Tapos yung pinakamagaling sa 50 million natin na nag-aaral, papadala ng gobyerno libre. Libre sa Stanford, sa New York. Ibig sabihin yung mga genius nila, papadala dito, papadala doon, libre lahat. Pag libre na sa lahat, pagbalik nito, genius na sila. Ba't sila genius? Kasi nga, bata pa, kompleto nutrition, walang bulatid. Magaling mag-aral, hindi bagsak sa math, hindi bagsak sa science, at libre lahat. Yun ang ginawa ng Singapore 50 years. Kaya nasasabi mag-Singapore tayo, kalokohan. Pwede tayo mag-Singapore, umpisa tayo sa zero. Start natin. Gusto mo ako mag-start. Pag nabuhay pa ako, i-start ko. Promise ko. Pero malabo na ako. Ang kalabang ko matinding sarcoma, ang chance siguro mabuhay, baka 10% na. Pero promise ko, pag itong 16 cm bukod lumiit, tulungan nyo. I know malabo naman yan. I know malaking chance na mamatay naman ako. Malay na, may iba gumaya sa akin, ma-inspired. Miracle to. Pag gumaling ako, miracle to. Pagdasal niyo po ako para mabuhay. Pero kung ayaw nila, okay lang naman, alis na ako. Isang araw nakikita ko na yung nanay ko, binubuha na ako. Pero tandaan niyo po, mahal ng mahal ko kayo. Nago ba ako tumaras niyo? Dito ako. Ano, Akti? Wala akong kasalanan mo, isa. Dito ako ng buhay. Kaya ako dito nilang I choose to serve the Philippines. So hanggang mamatay lang. Wala naman ako may laban na ako baka December, January, 2021. Iba sa akin. Iba ang mamatay na dahil sa love you all. Thank you all. God bless you all. Wala ako dito kahit ay sino politiko. Okay ako kay BGF. I'm for President. Okay ako sa mga Duterte. How are you? Sen Bongo. Servicio. Alicio. Hi to Ani Marco. Hi to Mama King. Hi to Chel Dioto. Wala ako kahit. Let us unite. Let us unite, please. God bless you. I love you. Thank you. Sa bashers, no problem. Bash mo ako tulungan. Bash mo.